Ay, yung Christmas pala. Try natin. Signal light po. Pag-double check. Meron dahil. Sila. Meron. Brake light. Hazard. Hazard na isa. Sina. Sa hiles yan. Hiles. Sa lahat po na ng mga nakapanood ng Yamaha canvassing namin ni Walo, isa po sa napangako namin na i-feature po natin pag dumating na ang 2021 Sniper dito sa Pilipinas. At yun nga po mga tusero, confirm nandito na po sa Pilipinas ang Sniper 155. Sa pag-uusapan natin maigi, no, kung ano ba yung BBA, kung magkakano ba yan, at meron palang keyless at may disuse. So, alamin natin ang lahat ng yan. Kaya naman, hello mga Tesero, mga boss, mga paps, welcome back to our YouTube channel. At maraming maraming salamat po dahil 74,000 subscribers na po tayo. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga nagla-like, sa mga nanonood, sa mga nag-share. Thank you so much sa mga nagko-comment. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ibibigay ko po sa inyo ang buong detalye kung ano ang meron sa 2021 Sniper. Okay? So dito lang po yan sa Yamaha Nagtahan. Pasok na tayo sa loob in 5, 4, 3, 2, 1. Pero nandito na tayo sa loob ng Yamaha Nagtahan dahil libo-libo ang mga natanggap namin mga messages sa FB, sa IG para i-request naman na kung ano ba ang mga features or basic specs ng Sniper 2021. At nandito po si Sir Boyet, dito po sa Yamaha Nagtahan dahil siya po ang mag-assist sa atin ulit para malaman natin kung ano-ano ang meron dito sa Sniper 2021. Good morning po sa mga ano natin dyan. Mag-testero natin dyan. Ayan. So, baliktarin na natin ang camera, sir. Ang bisaya na natin. Good morning po ulit doon sa mga riders natin o mga subscriber po. Ang i-feature naman po natin uli ngayon ay ang bagong labas na Sniper 155 R Edition. R Edition? 155 R Edition? R Edition po. Okay, sir. Ano po bang kaibahan ng R Edition doon sa Standard Edition natin? Unang-una po, keyless po ang R Edition natin. Keyless. Makikita nyo po yung ganito sa Aerox saka sa NMAX. Kung babalikan po natin yung mga dating vlog po ni Sir, naipaliwanag na po namin kung paano po gamitin itong ano na to, keyless version po na to. Yes. Tapos, meron na rin po siyang charging port para sa mga gusto mag-charge na cellphone. Sa standard version po kasi natin na ano Sniper na bago na 155, wala po siyang charging port. Para po dun sa mga ka-riders natin na matagal na po nagda-drive, siguro po narinig nyo na ang ano, salitang sleeper clutch. Sleeper clutch? Yes po. Ang sleeper clutch po karaniwan, meron lang po niyan yung mga matataas na motor, yung matataas na CC karaniwan sa mga 500 pataas na CC na. Sa mga high speed na motorcycle talaga nilalagay ang sleeper clutch. Okay, sir. Pero dito po, sa bagong Sniper natin, nilagyan na po nila na system na sleeper clutch. Para saan po ba ang sleeper clutch? Para saan po ba, sir? Ang sleeper clutch po,
ginagamit po yan sa mga high speed na pagpapatakbo po natin. Kasi po karaniwan po, kung napapansin po ng mga ka-riders natin, lalo na sa mga manual na nagmumotor o gumagamit na manual na motor. Okay, sir. Sa may mga clutch. Kapag nasa high speed po tayo, mabilis po ang takbo natin. Pag binababa po natin yung, nagbabawas po tayo ng ano, ng gear. Okay. May pagkakataon po na, nahihirapan po tayo magbawas. So, nararamdaman po natin yung pag-iipit ng mga clutch lining po natin. Okay. So, sa slipper clutch po, kahit nasa high speed po tayo, at magbababa po tayo ng ano, magbababa po tayo ng gear. Oo. Mas pinabilis niya po, mas pinagaan niya po yung pagpapalit natin ng gear. Okay. So yung pala yung gamit pala ng slipper clutch. Opo. Bale, mababawasan po yung pag-overuse ng mga clutch line po natin. Okay. Kasi po karaniwan pag ano sa mga ka-riders natin na mabibilis talaga magpatakbo. Okay. So, yung mga todo-todo kasi nila, karaniwan talaga pag sa clutch, nagpapalit talaga tayo ng gear. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Mula naman sa pinakamataas, ibababa natin, konti-konti ang pagbababa natin. Alam niyo ng mga ka-riders natin. So, minsan, pag napakabilis ng takbo natin, pag magbabawas tayo, nararamdaman natin na parang may umiipit sa pinaka-clutch natin. Okay. Sa ngayon dito, wala na pong ganun. So, para saan ba yun? Para maiwasan po yung pagka-clogging ng mga parts natin o pag-i-skid naman ng motor natin. Okay. Kasi, ito po, ang Sniper 155 po, 6-speed na po. 6-speed? Yes po. Wow! Ibig sabihin, mas pinabilis pa po exacto siya. Exacto! Mabilis na siya, mas pinabilis pa. Sobra! Oo, ang daming tinalo nito ah. So, pero unlike po sa ibang underbone, na katulad ng mga sa Suzuki o sa Kawasaki version, ito po kasi may kabigatan naman ng konti. Mukha nga, sir. Oo. Kasi po yung mga maliliit, katulad ng mga Raider, pag umabot na po sila sa pinakamabilis na takbo nila, para bang nililipad ka na. Tinatanggay ka na nagwiwiggle. Magaan kasi siya. Uh-oh. So, pag mabilis ang takbo mo, may kasalubong ka pang hangin, so may tendency ka talaga mag-wiggle ka ng konti. Yes, oo. E dito po sa sniper po natin, dahil medyo may mas kabigatan. Hindi, kahit mabilis po ang takbo mo, iwas wiggle po siya sa kasa. Okay. At kung titingnan niyo po, napakaganda na po ng forma niya. Dito po kasi sa bago nating sniper, dalawa po kasi yung klase ng sniper natin na lumabas ngayon. Isang R sa isang standard version. Bale, ang kaibahan niya lang po, yung keyless, yung charging port, sa yung slipper clutch. Doon po kasi sa standard version, wala po siya nun. Pero okay, yung lahat po ng specs niya, mula sa itsura, gulong, ilaw, parehas na parehas po sila. Parehas lang. Okay. Saka po, isa pa pong ano, bago po sa sniper natin ngayon, wala na po siyang kickstart. Ibig sabihin po, battery operated na po lahat. Battery operated. So sana lang sir, no, etong ating digital panel ay merong volt meter. Para malaman natin yung baterya. Tingnan po natin kung meron po. Sige sir. Tingnan natin kung meron siya sa battery or wala. Wala. Okay. Wala po siyang volt meter. Yun lang yata yung hindi nila nailagay uli. Nakalimutan niya ka. Nakalimutan na nun. Hindi, kahit sa okay old sniper natin, wala naman siyang volt meter. Wala pala talaga. Okay. Siguro sa susunod, pwede natin i-suggest kay Yamaha na palagyan na. Kasi nga, wala na talaga siyang kickstart. Katulad ng NMAX saka Aerox, hindi na nila nilagyan ng kickstart to. So, tulad na sinabi ko doon, kapag umina ang battery ng motor mo, dahil wala na siyang kickstart, tulak ka talaga. Tulak talaga. So sir, medyo
kailangan pala talaga eh, as a rider, kaalam mo yung gamit mo rin. Kung yung baterya mo eh, kailangan na ba talaga ipa-charge or palitan. Kasi eh, ang battery naman po ng motor, matagal naman talaga. Yes! Napakatagal yan. Kahit oo. Taon, umaabot ang battery correct. Ng motor. Correct, mababuhay ng so, motor. So, wag lang po natin lalagyan na kung ano, doon sa wiring. Exacto. Kasi yun talaga nagpapahina ng battery. Oo, oh, dahil ang dami mga namomodify na pang dagdag ilaw ka din kasi. Ilaw, tapos naglalagay ng... Ay, minsan nga, napakarami pong ilaw na nilalagay nila. Ewan ko kung bakit, takot yata sila sa dilim. Oo, kasi ko po ba, may napansin kasi ako dito, sir, sa, ano, sa Sniper 155. Meron po nakalagay na VVA. Opo. Variable Bulb Actuation. Ano po ba, sir, yung ibig sabihin ng VVA? Ang VVA po kasi, katulad, meron din pong ganito ang Aerox po natin. Saka yung NMAX po natin, nilagyan na po nila yung 2021 version, no? Ang VVA po, ginagamit po sa high speed din. Kasi po karaniwan pag papunta na tayo sa high speed minsan kung hindi ka pa masyado talaga marunong sa pagpapalit ng gear lalo na dito medyo may bitin ng konti. Okay sir. Ngayon po pag ang BBA po pag umabot ka na sa certain speed na mabilis binabago niya na po yung ay lumilipat na siya ng bulb niya. Ibig sabihin, okay. Para doon sa high speed na. Okay. Pang high speed na niya na talaga. Ngayon, dahil nilagyan nila ng BBA at ginawa nila 6 speed, kaya nilagyan na rin nila ng slipper clutch dahil para sa pang-mabilisan na talaga to mga ka-riders. Wala na talaga ano to. Wala na kayong i-upgrade dito. So, parang ano, talagang pag ang hanap mo talaga ng motor ay pang mabilisan, ito talagang Sniper 155 VVA ang advisable sa kanila. Advisable na kasi wala ka na talagang i-upgrade dito eh. Kasi ginawa to pang mabilisan na. Saka, wow. Dahil malakas na yung makina niyan, dahil 155cc siya, FI pa rin po ito. Ibig sabihin, malakas ang makina mo, pero tipid sa gas. Wow. Fuel injected. Oo, no, so imagine kasi pang long ride na siya, tapos naka-FI pa, sobrang tipid sa gas. Opo, kahit na mabilis ang takbo mo, pero syempre, depende pa rin po sa driver, ha? Oo, sir, depende. Pinalakas nila yung makina, dinagdagan nila ng mga features para sa pang high speed talaga na maaaring maging maingat. Okay, kasi sir. Pag high speed tayo, lalo na... Kailangan talaga natin ng mga pag-security natin lalo na sa exactly, yung ating safety. Safety talaga ang inuuna nila. Kaya nilagyan nila ng BVA, nilagyan nila ng slipper clutch para sa pang high speed. Ah, okay sir. So, ganun naman po pala sir, no? So, kahit, kahit pang mabilisan tong motorsiklo na to, yung safety pa rin ng rider sa iniisip okay. Ng Yamaha. Kasi yung nilagay nila features dito ay pang big bike na. Wow, yung talagang tumatakbo na ng mga pangkarera na talaga. Ayun nga eh, pero kung eto, no, sir, kung titignan mo, medyo slim pa rin, pero may kabigatan. Diba? Para sa ating aerodynamics. Ganyan. Kaya kung mapapansin nyo, kung i-drive mo siya, hindi ka makakaramdam ng takot kasi hindi siya ganun kagaan. Hindi ka tulad ng ibang motor na kapag ano, mabilis ka na talaga, para bang ramdam mo, napakagaan na. Correct, sir. Kasi buksan natin to. Yun. Ah, okay. So, wala siyang compartment, no, na pwedeng paglagyan ng anything na helmet or ano. Kahit po kasi pag, ano po, underbone po talagang motor po na tinawag, wala po talagang compartment po talaga yun. So, ang ginawa po nila, dito po sa ilalim na upuan natin. So, nandito yung mga tools natin. So, screwdriver, nandito na may mga sarili na sila lagayan. Kahit po yung owner's manual, nilagyan na rin na, nila ng lagayan yan. Wow! Nagkaroon ng gamit to, ha? Nagkaroon po ng gamit. Oo. Galing. Pwedeng paglagyan, no, guys? Tapos, ang fuel capacity po natin is 5.4 liters na po ito. Kasi, yung dati po kasi na sniper natin is nasa 4.2 lang. So, dahil nga pinalakas nila yung makina, pinabilis din nila lalo. So, mas kakailanganin talaga na mas mataas na fuel ano, capacity. Ayun. Tapos FI pa siya, di ba? Big pero time talaga. Pero ang fuel consumption naman, pares pa rin naman ng dati. Mas ano, konti yung magiging fuel consumption natin. Kasi FI naman siya. Correct. Opo. Ang ganda. Ganda. Kaya pala ang dami-daming naghihintay ng Sniper 155, sir. Lalo na dito sa Yamaha nagtaan. Napakaganda naman po kasi na itong bago nilang gawang sniper. Pero baka isipin po nila,
may ano po ito ha, may Yamaha Connect. Wala po itong Yamaha Connect katulad po na NMAX saka Aerox na bago ngayon ha. Okay sir, walang Yamaha Connect. Paano mo pwede pakita nyo po sa amin yung panel ng Sniper 155? Okay po. Okay, keyless po to sir, di ba? Oh, keyless po. Ibig sabihin po na keyless, kailangan po natin ng... Ano ba ito? Charan! Sensor? Sensor. Ito po yung sensor niya, katulad din po sa NMAX saka sa Aerox po. Para saan ba itong sensor niya to? Ginagamit po ito na pang on and off ng system. Okay. Siya po yung parang pinaka puso ng ano natin, pagiging keyless. Ay, ganun. Ibig sabihin, pag wala po ito, hindi nyo po mapapaandar ang motor. Ay, ganun. Ganun po. So, kailangan pala talagang ano ka dyan? Lagi nyo pong dala ito. Opo. Kasi pag malapit po siya, mapapagana nyo yung motor. Yan. Katulad niyan. Pero pag malayo po, wala na po. Wala na. Okay, sir. Pero pag nilapit niyo na yung sensor, andito naman po. Mapapagana naman po natin. Okay. Ngayon, kung mapapansin niyo po yung pinaka-panel po natin, bago po yung pinaka-itsura niya, pero yung ano niya, features niya, parehas pa rin naman po sa dati. So, nandyan pa rin naman po yung gear natin, speedometer, odometer. May oras din po tayo dito. Wow. Trip 1, trip 2, oras, nandyan pa rin naman po. Para yung man na sa dati, nilagay pa rin naman po nila dito. Opa. Sa panel po. Okay, sir. Sir, matanong ko lang po no, about ito sa sensor. Medyo na-curious ako. Paano, sir, pag nawala to? Ayun po. At ito po kasi sensor talaga napakalaga para mapandar po ang motor. So, kung mawawala po ito, mahal po ito, ha? Oh, yun. Bukod po sa may kamahalan po, matagal po i-order to lalo na kung wala po talaga sa kasa. Kunwari po, nawala ngayon, order po kayo mga 2 buwan pa po bago nyo makuha to. Pero kung sakali man po mawala, meron po kayong 6-digit code dito po. 6 na numero po yan. Okay, sir. Etong 6-digit code po na to, pwede nyo pong paandarin ang motor nyo gamit po ito nang wala tong sensor. So, okay. Ibig sabihin po, dapat kayo lang po nakakalam ng 6-digit code. Exacto, sir. Kasi pwede nila paandarin ang motor nyo gamit yung 6-digit code nang wala to. Okay, sir. Sensor. Apa. So, paano nga po pag nawala? Meron po tayo dito ang extra key, katulad ng sa NMAX sa Aerox din. Pambukas po ng upuan. Ito po yung wallet nyo or ano nyo sa loob, meron pa rin po kayong extra key na magagamit po. Pambukas po ng upuan. Yes, sir. So sa inyo po, medyo malalim po rito. Gano'ng kalalim? Medyo malalim. Wow! Yan. May takip po siya. Pahirap pa pala ito. Hindi, kailangan talaga nakatago ito. Kasi baka, alam nyo na may magdana ako ngayon, umuunlad na rin. Umuunlad na, binubuhat na. Kung umuunlad po ang motor, umuunlad din po ang magnanakaw. Yan po. Ayun. Okay, tapos sir, dito, pwede mag-start na yan. Kung wala yung sensor. Sa pamamagitan ng susi na yan. Hindi po, hindi para mapapa-start. Ito po, pambukas lang talaga ng upuan. Upuan, okay. Para kung sakaling mawala yung sensor nyo, makalimutan nyo, at least meron kayo pang ano ng... gamit dito sa upuan na naiwan. O so ibig sabihin, yung susi na yan, para lang po sa upuan yan. Oh, just in case po. Na hindi mo nadala yung, may kukunin ka lang sa, nakapark ka sa bahay mo, may kukunin ka lang na wallet dito. Wallet, gamit, pwede. Or ano. Kaya kung sakaling mawala, or tinatamad kayong kunin to, nasa taas to, tapos may susi kayo, ito po, ito lang ang gagamitin po nila. So sir, napakalaking halaga pala ng sensor, no? Kasi... hindi mo siya mapapaandar pag wala yan. Opo, ang ano po niyan, security rin po. Ibig sabihin, hindi po nila mananakaw ang motor mo hanggat wala to. Pwera na lang po kung bubuhatin mismo nila yung motor o itutulak nila. Pero dahil pag pinatay mo mismo yung ano, kailangan nila baklasin to buo para mapaandar nila yung motor. My God. Okay. Wow. Sir, lahat po ba ito LED na? Yes po, LED na po ang mga ilaw po natin. Mula po sa headlight, sa park light, dito po sa ano natin? Tail light. LED na po siya.
wala na lang pong LED itong signal light po natin. Okay. Talaga po hindi po LED. So meron na po tayong ilaw para sa anuhan natin ang plaka. Plate number. Okay. Ayos. Nalimid yung tunog, di ba? Wow. So sir, tanong ko lang po, ano, di ba, sir, meron ulit dito sa Yamaha nagtahan na dalawang klaseng 2021 sniper. Yung isa po, keyless katulad nito. At yung isa naman sir, yung standard version. Standard version. Ayun, sa dalawa pala ang na-release ng 2021. Yes po. Okay. Sir, tanong ko lang, may mga iba't ibang kulay pa po ba itong mga to? Sa ngayon po, sa keyless version po natin o R version, ang kulay lang po na inilabas ay ang matte light brown. Ito po. Ah, ang tawag pala dito, light brown. Matte light brown. Di naman sir, sa standard po. Meron po tayong matte black, glossy blue, then yellow, gray-yellow. Gray-yellow. So, ito talagang kita, papaano po ba umorder dito sa Yamaha Nagtahan? Opo, open po kami for reservation po. It's either po online o pwede po sila pumunta po dito sa branches po namin. Kung sa online po, visit lang po yung Facebook page po namin, yung Yamaha Megabia Nagtahan. Kung may matanong po kayo or gusto niyo po magpa-reserve, pwede po doon. Nakatabay po ang receptionist natin. Pwede rin po kayo magpunta rito sa branch po natin. Minimum 5,000 pesos po ang reservation po natin. Refundable po siya, wag po kayo mag-alala. Wow! Tapos sir, lahat po ng reservation po, 100%, makukuha naman nila yung nareserve nilang unit. Yes po. Sa ngayon po, konti pa lang po yung nakareserve sa amin. Kaya kung gusto po nila magpa-reserve para kung pagdating delivery namin by next month, makakuha na po agad sila. Wow, nako mga tiyosero, yung mga nag-request na i-vlog yan na mag-reserve na dahil ayan paparating na po pala next month, kaya magpa-reserve na kayo huwag ngayon. Huwag nyo na pong hintayin na humaba na naman po ang pila. Correct. So sir, tanong ko lang po, tumatanggap po ba ang Yamaha Nagtahan ng cash? Yes po. Ayan, han, legit. Kami lang po talaga tumatanggap po ng cash. Kahit walk-in po, tumatanggap po kami. Pero sa ngayon po kasi, dahil bagong labas po lang po siya, limited pa po yung stock. Kaya open po reservation. Reservation. Po. Ayan na mga tiyosero, FYI lang po, ang Yamaha Nagtahan ay tumatanggap po ng cash. Para okay po sa prices, nung ano unit mismo, ang standard version po natin, isang SRP niya, 114,900. Okay. 114,900 pesos. Ang SRP po. SRP ng standard. Yo po. Sa ano naman po natin, sa R version ay 120,900 po. 120,900. Yes po. Ah, hindi naman masyado pala naglalayo yung presyo nito. No, sir, sa standard tsaka sa keyless. Opo. Opo. So sir, anong araw po bukas ang Yamaha Nagtahan? We are open po Monday to Saturday, 8 o'clock in the morning till 5 in the afternoon. Opo. And hanapin nyo lang po si Sir Boyet, si Sir Gap, si Sir JC. Ang dami po nila dito. Ayan, so magpa-reserve na kayo mga Josero. And sana nag-enjoy kayo at nakuha ninyo ang mga gusto ninyong malaman sa bagong Sniper 155 VVA. Tama ba ako? Tama po. Ayan, Sir Boyet, maraming maraming salamat po. Thank you rin po. Thank you.